Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Pujico Pre na kung saan for today's video. Eh, napaka-importante po nito dahil isa po ito sa mga pinaghandaan ko ng ilang taon na ngayon na lang talaga na buo ang aking desisyon. Magpaparhinoplasty surgery po tayo. Kung napanood niyo po at nanood po kayo sa aking mga previous vlog, meron po tayo dong vlog na nagpa non-surgical rhinoplasty po tayo. Ayun po yung isa sa mga safe na paraan ng pag-i-inject sa ilong na nauso rin ngayon. Kung napapansin nyo, medyo na lusaw na po siya kasi ganun po talaga ang fillers na nawawala po siya. Ang plano natin ngayon ay magpa-surgery na para at least medyo fix na. At syempre guys, update ko lang kayo sa aking nakaraang vlog. Tinan nyo po, nag-light na po yung ating dermo-lip tint. Natural na siya, di ba? Natural na siya na pagka-lip tint lang na which is bagay sa panlalaki. At syempre, ang ating eyebrows ay nakikita natin nagla-light at mas nagmumukhang natural po siya. Kaya thank you so much ulit sa Dean Park Eyebrows. Ayan, tapak natin sila guys. Samahan nyo ako ngayon, pupunta na po tayo sa Quezon City, which is ang aking doctor ay si Dr. Edmond Siweco. Na-excite ako kagabi, nag-fasting po ako na before 12 daw, hindi na ako pwede mag-meal. So, time check tayo ngayon ay 6:30 in the morning. Guys, update ko po kayo kapag nandun na po tayo sa clinic. See you! Tuloy na nga guys, nandito na tayo at pakita tayo sa kanyang clinic. I know, sa mga napanood kong vlog na nagpagawa kay Dr. Edmond Siweco ay hindi po allowed na mag-video sa loob. Pero, tatry po natin. So ayan guys, before the surgery ay may mga pinirmahan muna tayo at the same time para maging safe dahil sa panahon ngayon yung pandemic, kailangan muna nating i-swab test. Bongga naman ang naging result ng swab test dahil tayo po ay negative. So guys, andito na tayo sa loob ng operating room. So hindi ako pwede masyado mag-ingay. So naka-ready na yung mga gagamitin. Mag-update na lang po tayo later. Nag-start na po ang kabitan ako ng swero para ilagay ang general anesthesia na kung saan ako po kasi ay papatulugin. So guys, ito na nga, napasarap ang ating tulog dahil sa anesthesia. Tapos na rin po, kaya okay na lang po. Ganda na. Tatanggalin ko tape mo at saan po nasa tingan mo kasi ito nakatahi, kaya walang gagalawin. Hello guys, update po muna tayo. Kinagabihan na po. Pagka-uwi ko po galing ng clinic, nakatulog po ako ng bonggang-bongga. Kumain po ako at nag-take po ako ng medicine at binili ko po lahat ng reseta. Ang nararamdaman ko po ngayon ay wala naman. Medyo may kumukurot na parang tumutusok lang ng unti-unti. Mukha akong naputukan ng nung New Year. Pero advice ni doctor ay mag-cold compress for the next 48 hours. So ditong part, dito daw at saka dito. After 48 hours, puro hot compress daw po tayo. Abangan nyo dahil update po ako hanggang maka 7 days bago tanggalin yung tahi. Humiling po ako na gawing 6 days kasi may gagawin po ako sa kinagabihan ng 6 day. Update po tayo from day 1 to day 6. The next day. Hello guys, update na po tayo sa first day ng aking ilong. Nakikita nyo naman po na namamagana po ang aking mukha. Actually, nagpapasa na rin siya dito. Pero based sa mga napanood kong mga video ng rhinoplasty, normal lang siya talaga. Tanggal na rin natin yung bandage. So sabi ni Doc, iwan ko lang tong brown na teeth. Kaya iniwan ko muna siya. So nalinis ko na rin siya kanina. Medyo sinisipon lang ako kaya nahihirapan po akong magsalita. At actually, mahirap din tumawa kasi pag tumawa ka nararamdaman mo yung tahi. Mukha tayong naputokan ngayon. Pero sabi nga, tiis ganda lang, di ba? So ayun guys, update na po tayo for the third day ng ating rhinoplasty. So napansin naman natin na wala na yung maganat dito sa ilalim, sa under eye. Pero ang maganat yun ay nandito na lang para tayong siopaw. Feeling better na rin tayo, hindi na natin nararamdaman. Unlike ng mga previous days na kapag nagsalita or ngumuya, nadadaman natin yung mga stitches. But now, medyo nararamdaman ko na talagang natutuyo na talaga siya. At yung sinulid sa loob, ayan, napakita ko sa inyo. Ay yung kinat, so tapos tinahi din dito sa dalawang gilid. Nararamdaman ko siya. Tapos yung tenga natin, hindi na siya parang pisino, pero nangangati. Pag nangangati, ginaganon-ganon ko lang. Nakikita na natin, ayan. Oh, diba? Parang ako si Pinocchio. Update po tayo for the fourth
5th and the 6th day. Nako, sa 6th day po, sinabi ko nga kay Doc na yun na lang ang araw na pwedeng patanggal ng stitches dahil may show ako kanagabihan. So, update na rin po tayo. See ya! Hello guys, update po tayo sa 4th day natin after ng ating rhinoplasty surgery. Medyo okay na kumpara mga nakaraan dahil wala na tayong baga sa under eye, wala na rin tayong masyadong baga dito sa part ng ilong. So ang meron lang tayo ay tiniris na tigyawan, charot. Siyempre nagpa-haircut na rin tayo kanina. Of course, ayan, may pasapo ako dito kung makikita nyo po. Nagpasa dahil sa tenga. Dahil nga po pag nagpa-rhinoplasty kayo ay ma-libring isang headset. Char. Feeling better po tayo ngayon at mas okay at mas nakakapagsalita ng mas bongga. Ayan guys, 6th day, ilang araw na lang tatanggalin ng ating tahe. Kaya kita-kits at abangan nyo pa rin ang mga magaganap. Guys, pang 5th day na po tayo ng ating rhinoplasty Gore-Tex. Ayan, napapansin nyo naman po na bukod sa maputi yung mukha ako dahil naglagay ako ng cream pang tigyawa, talagang nakita natin na umimpis na po siya at makikita po natin na talagang tumaas na po siya at wala nang gaanong maga sa mukha, sa ilong, sa tenga na lang. Kaya guys, pang 6th day na po bukas dahil sinabi ko naman kay Doc na pwede na siguro tayo magtanggal ng sinulid, ng tahi. So bukas, tatanggalin na natin, makikita natin yung final result ng walang ano, warranty sticker. Aray ko. Basta ito, tatanggalin na siya bukas. Kaya kita-kits po tayo guys. Ayan, pang 6th day na po natin ngayon na kung saan, ngayon na po yung araw na tatanggalin yung tahe sa loob. Kaya I'm so excited na makita yung kabuuhan na pag tinanggal itong warranty seal. Warranty seal. Pupunta na tayo ngayon sa clinic ni Dr. Edmond Siweco. Actually, dapat 7th day. Gaya nga na sinabi ko na nakiusap tayo na baka pwedeng is 6th day. Nararamdaman ko na medyo healed na rin naman yung loob niya. Guys, samahan nyo ako na pumunta sa clinic at ipatanggal yung ating tahe. So yan guys, tatanggalin na yung ating tahi. Nangako naman sa atin na gagaangan na lang. Everyday kayo maraming patient. Pero mga most in-demand service, ilong talaga. Ikaw yung pagwa ka rin ilong. So ano yung una nila rin? Ano lang po siya? Water lang po. Para lawang po? Yes. Iyan, tatanggalin din yung... Yes po, tatanggalin. Yung sinulid? Yes po. Alam ba ate, diniis ko mag... nangangapti yan. Mahilig pa naman mag-cotton buds. Loob, man naging mannerism ko sa yung cotton buds. Swabe. Perfect. Maga pa yan sir, kaya hindi niyo pa makikita yung laterality. Masakit? Hindi naman. Ay, iba-iba talaga yung pasyente. Pag nawala po yung mag... Sir, damihan nyo po mag-warm compress. Pag wala po kayong ginagawa, warm compress. Lalo na, sa gabi. Yung medicine ko, pag natapos yun, okay na po. Okay na po. Tapos po, yung pain reliever, kunwari may kinakirot, pwede nyo po uminom. Ano ba yung pain reliever doon? Yung inepa, yun? May phenamic. Oh. Naproxen. Naproxen, pwede po. Yung full healing po niyan, 6 months. Sa ilong dito 6 po. Months, oo. Ma-appreciate niyan. Saan po ba yung nilagay dito? Yung dinanggal? Yeah, opo, dyan. Saan po yan? Sa tip dito? Tip, opo. Yan, yung hanggang dito po sa ilalim. Dito? Yan, oo. Para hindi po siya mag-iba. Ayun ba yung nasa tenga? Yan po. Ito po, papunta rin doon. Ayun yung tip plastic. Opo, yung tip. Doon po. Tapos kasi meron pa yung parang tinatawag silang shield. Yung dyan, pababa. May ano po yun, cartilage. Usually po kasi yan po yung bumabagsak. Pag cartilage po, wala na po. Wala naman ang bawal. Yun lang. Wala naman bawal. Opo, napanggalan. Careful, pati sa leg. Opo, sa leg. So, ayan guys. Natapos na tayo sa pagtanggal ng ating tahi.
Sabi ni Doc, eh, medyo magapa daw. Kaya, antayin din natin ng mga ilang araw. So, 1 week na po tayo to be exact. 7 days na po ang ating rhinoplasty Gore-Tex na kung saan napapansin niyo naman po na talagang nagbago na po siya at nawala na po yung maga at saka yung mga pasa-pasa. Hindi pa rin naman siya totally healed dahil sabi ni Doctor ay 3 to 6 months pa rin po ang pinaka-healing process niya. Kaya, palakpakan naman natin at sobra ako nag-enjoy talaga sa naging resulta at kinalabasan ng ating ilong dahil ilang taon ko na rin pong pinangarap ang surgery dahil galing nga po ako sa fillers. Na kung saan yung fillers mo kasi is 2 years lang din naglalast. Pero 1 year na yung akin kaya medyo may natira kaya naging revision po siya. Kaya sa mga gustong magpa-enhance na kanilang ilong, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik dahil ang pagpapa-enhance ay nakaka-boost ng confidence. Diba? Napakasaya. Kaya naman syempre guys, abangan nyo pa rin po ang aking mga next video pagdating sa ating transformation dahil hindi pa tayo titigil. 2021, bagong taon, bagong Pujico Pre. Kaya naman, sa lahat po ng mga tumutok at nanood, ayan, don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong upload na video. Once again, this is Pujico Pre saying, ingat po palagi at keep safe.